Good morning, welcome back to my channel. Ayan, nakikita nyo po ngayon, ayan, mainaayos akong isang Euro motor na ano siya, clone ng isang Smash. Ngayon, bali, papatik niya lahat ng wiring, lahat ng problema, papaayos. Pero ang pinaka main trouble nito, hindi siya nag-charge. So, chinek ko na yung ano niya, chinek ko na yung rectifier niya, hindi ko makakarga, pero ayos naman yung stator. So, tinanong ko yung may-ari kung anong gusto, remedy or quality. Pangmatagalan. Ayan. So, ang gawin natin, nag-okay siya, pangmatagalan gusto niya para wala nang ulit-ulit. Ipo-full wave natin ang motor. Tara, simulan na natin. Alright guys, o ano nga ba yung ano? Paano mo masabi hindi pa full wave ang isang motor? Ano yung full wave at half wave, yung hindi full wave? Yung half wave guys, ang kalahating stator niya, halimbawa ito lahat, either na dalawa niyan o basta kalahati ng stator niya, yung dilaw para sa ilaw, yung puti yan yung para sa charging niya, hati pa siya. So makikita nyo sa ano, sa rectifier niya meron din siyang ayan. Yan. Pag sa kapag tinest nyo siya, meron siyang body ground. Pag hindi pa full wave, may body ground yung stator. And set natin yung tester sa continuity. Tapos check natin. Ito yung ano nito. Ito yung ground. Yan may plate. Ito. Check natin. Yan. Kita nyo? Kumalo sa tester. Yan. Lahat yan may nakaano sa ground. So, ngayon, pag nag-full wave tayo, ito yung ano, ito yung ground, ito yung sa ilaw, ito yung sa charging. Ngayon, ito yung common dito, nagtagpo yung dalawang, yung para dito, yung dulo nito, ito. Yung dulo nito, ito din, kaya dalawa yan. Ngayon, puputulin natin yan para maangat. Maangat natin yan para magiging isa siya. Tapos ito, itong dilaw para sa ilaw, lilipat natin dito. Tatanggalin din natin to dito sa ground. Hindi na siya body ground. Lahat sila, magkakasama na yan. Wala siyang ground. Wala ang body ground. Tara, simulan na natin. Siyempre, pag gagawa tayo niyan, papainitin nyo na yung yan. Yung inyong soldering iron. Kasi, para dikit. Eto na. Unahin natin ika-cut. Gagamit tayo ng cutter. Stripping knife. Putulin natin yung ground. Tatanggalin natin. Purol na. Ayan. Ayan po, tinanggal na natin yung ground. Dito natin ilalagay yung dilaw. Yung para sa ilaw. Ayan, dyan. Tapos ito, kakat na din natin to. Ayan. Okay na. Pero nakita nyo, dalawa tong magnetic wire. Tatanggalin lang natin yan dyan sa pagkahinang niya. Pero, magkasama pa rin yan. Ano po? Tapos ito, ililipat na yan dito. Tanggal to. Ito, dito na. Okay. Thank you.
Okay guys, ayan, na-full wave na natin. Bali, yung coil dito tinanggal natin, pinapunta ko sa likod, ayun na, dinaan ko dyan, at dito ko kinabit sa dilaw. Yung para sa ilaw yan dapat dati. Ngayon, okay na yan, bypass na yung ano yun. Ito yung dalawa, pinagsama natin, yung dati nakabito dito. Kasi ito, tapos ito, isa lang connection yan, parang may duman lang dyan na bakal. Itong dating dalawa, sa dulo nung tig-isang yan, dito yung nakabit. Ngayon, tinanggal na natin, ayan. Pero pinagdugtong pa din yun para maging isa lang sila, para maging full wave. Okay na, isasalpak na natin yan. Tapos, magpapalit tayo ng rectifier. Ito yung original niyang rectifier. Ayan. Ibili tayo ng full wave rectifier. Dito sa amin, wala ibang nabibiling full wave rectifier kundi Liwa. So, yun na lang gagamitin natin. Wala akong stock, so bibili ako sa baba, sa bayan. Ito guys, bali ito guys, ito yung sa charging in light coil niya, ito yung primary. Ito yung nagbibigay kuryente dito sa ignition coil. Okay? Sa CDI. Galing dito, puntang CDI, tapos puntang ignition coil. Minsan, pag nasira to, hindi nyo na kailangang bumili ng bagong stator. Ang pinaka the best na remedyo nyo, mag-battery operated na lang. Kasi, ang replacement, madali yung masira yung primary na yan. Yan yung primary coil na yan. Instead na bumili kayo nito, 700 din yan, o 600 plus, binila na kayo ng battery operated na CDI, yung 4-pin ng lipan. Okay na yun. 250 lang yun kumpara sa 700 plus. Madali pang panda rin. Alright guys, mamaya pakabili ko ng rectifier. Tapusin natin. Pero ngayon, salpa ko na to. Alright guys, ayan na, ikabit na natin yung stator. Ayan. Tapos ngayon, ikabit ko na din to. Bali, pinakita ko sa inyo, tapos na para maikli lang yung video natin. Ngayon, ito yung Liwa rectifier. Pang full wave. So, ito yung galing sa stator. Yung dalawang dilaw. Papunta siya dito sa dilaw and white ng rectifier. Tapos, mapapansin nyo dito, may nilagay akong capacitor. Ayan. Yung red, papunta din sa positive ng capacitor. Yung green, sinabay ko sa negative ng capacitor. Para saan yung capacitor? Kasi guys, ito nangyayari. May mga napuad-pad na dito sa akin na full wave naman siya, pero ewan ko kung bakit ano, apektado yung headlight na naka-battery operated kapag nag-signal light, o may mga na full wave na din na napunta dito sa akin na kahit naka-full wave siya, pag walang battery palya umandar, hindi ko ano, kasi baka mahina yung rectifier nila. So ngayon, eto guys, ang purpose nitong capacitor, para kahit wala kayong battery, gagana yung accessories nyo. Backup battery to. Saka para, ano na din to, mas mahabang buhay ng baterya kapag meron yan. Tapos, ito ah, yung red, papunta din sa red. Yan. Red, sa battery yan. Ito yung green, papunta din sa, ano, sa green ground yan. So, tapos, itong black, ito yung nagre-regulate. Kapag full charge na yung battery nyo, mag-automatic yung rectifier, siyang pang-automatic. Bali, nakakabit to sa accessories. Dapat papunta siya dun sa accessories ng foot brake. Kaya lang, masyado maikli. So, ginawa ako, naglinya ako papunta dito. Papunta siya dun sa linya ng sa pinaka-main switch. Ayan, sa accessories. Pag on mo nasusi, masusupplyan siya. So, ayan guys, okay na yan. Magtitest na lang tayo. Alright guys, nakita nyo yung battery niya, nasa 12.9. Hindi yan umaandar. Papaandarin natin. Alright, start natin. Okay. Full
tayo niya, 4.9. Revolution natin. Okay. Busina. Kasama. Busina. Tapos head. Normal niya. Ayan. So, okay na guys. Successful yung full wave natin. Ano ko na lang to. Ipapako na lang ng electrical tape. Tapos okay na. Go na. Kasi marami pa dito nga ayusin. Yan yung mga switch na remedyohan ko. Tapos, ayos na. Ayos. Okay na lahat. So, that's all guys. Ganyan ang pag, ano, full wave ng rapido ba to? Rapido ng Euro. Ayan. Bali, yung rectifier niya, nandito yung nakaposition. Pag mag-troubleshoot kayo, alam nyo agad kung saan nyo bubuksan nandito. Tapos, ang coding ng wiring nito, parang Honda din. Kasi, lahat ng clone motorcycle, mga China, kopya sa Honda yung wiring. Alright, that's all guys. Maraming salamat. Keep on supporting my channel. Thank you so much. God bless us all. This is Jao. Bye, Jao. Thank you so much. Bye-bye.